Nako ay baka itanggi na naman itong si Aling Maliit na dinedepensahan niya itong si Sirigong. Naunan na nga ang dinepensahan na itong si Aling Maliit na si Cynthia Villar, ang kaibigan ni Digong na si Kibuloy. Kaibigan daw kasi, kaya hindi siya naniniwala na kayang gawin ni Kibuloy ang mga akusasyon, karumal-dumal na akusasyon na kanyang kinahaharap ngayon. At mukhang hindi daw Mukhang sa puntong ito ay hindi rin siya naniniwala na dapat makulong, dapat parusahan itong si Digong dahil sa kanyang mga ginawang karumal-dumal din na may kaugnayan nga dun sa Peking War on Drugs. Anyway, ito naman ngayon, justified, dina-justify na itong si Aling Maliit yung posibilidad, yung galit. Yung galit na itong si Digong. Okay, matindi yung kanyang banat, matindi yung kanyang mga akusasyon kay Marcos Jr. At ang sesti dyan, bakit tila tahimik, tila tinotolerate at binabaliwala lang na itong si Marcos Jr. yung mga akusasyon na yon. Kung matatandaan niyo po, isang beses lang ata sumagot itong si Marcos Jr. at yun nga po ay yung itinanggi niya na hindi totoo na kasama siya sa narco list ng PIDEA nung mayor pa ng Davao City at ang Silicong. Yan lang ata eh, doon lang siya sumagot eh, pero doon sa iba pang napakaraming akusasyon, tila tahimik at tinotolerate lang, wala lang kay Marcos Jr. Ang sabi nga ng mga netizens, mukhang may hawak talagang alas at ang Silicong laban sa nasa Malacanang. Kaya gano'n na lang ang nagiging reaction na itong si Marcos Jr. Talagang talo siya dyan. Sa kabilang banda, syempre, ayaw din ni Digong na ilabas yung kanyang alas na yon dahil posible kasi na yon ay maging pabor naman kay Atty. Lena Robredo na ayaw din mangyari ni Digong. Okay, so sila po ay mananatiling ganon. Ito tolerate ni Marcos Jr. yung mga patutsada na itong si Digong. At sigurado tayo, patuloy yan na babanat itong si Digong sa konti lang siguro na mali, halimbawa, konting pagkanti lang sabihin na natin kay Sara Duterte, siguradong magwawala na naman itong si Digong. Yan din po ang nakita nga na itong si Aling Maliit na siguro daw ay nagalit na itong si Duterte kasi binibira si Sara. So kung matatandaan niyo po, saan kaya yung sinasabing pambibira? Na doon si Aling Maliit, pambibira kay Sara Duterte. At sino yung mga yon? At tinutukoy ba niya yung pambibira ng Kongreso at ng Senado, lalo na po si Senator Ontiveros, tungkol nga doon sa confidential fund na naging controversial nga kamakailan. Confidential fund na doon si Sara Duterte. Yun ba? Kasi wala naman tayong masyadong natatandaan na bumibira kay Sara Duterte. Yung pala ay pambibira, no? Ano ho? Kasi pag ganon na yung parang lalong lumalaki ang ulo na itong si Digong at ng mga Duterte niya dahil may alas sila, okay? Tapos kinakampihan pa ng mga katulad ni Aling Maliit. May mga ilan pang senador na kinakampihan yung ginagawa nga na itong mag-amang ito. Talagang lalong lalaki ang ulo ng mga yan. Siyempre daw ang tatay, pag binibira yung anak, nagiging defensive. I think it's a natural reaction ng isang tatay. Okay. Yun naman pala eh. Pero kung titignan niyo po, kung titignan nyo ha, si Digong ang bumabanat. Si Sara, tahimik. Si Sara, pa-compose effect. Si Sara, nagtitimpi at kailangan positibo pa rin yung lumabas sa bibig niya dahil alam natin kung ano yung nangyayari sa mga ratings ngayon. Mukhang pababa ng pababa ang ratings na ito si Sara Duterte. So, yan po ay strategiya na itong mga Duterte. Hayaan mong ako ang bumanat. Basta ikaw na nakikitang susunod nga sa yapak na nasa Malacanang ngayon, dapat ay laging positibo ang binibitawan mong salita. Kumikilos itong ama para sa posibilidad na maluklok nga sa pagkapangulo rin ang kanyang anak. Ganun po ang ginagawa ngayon ni Digong. May alas itong mga to. At ayaw din nila nga bitawan yung alas na yan laban kay Marcos Jr. dahil talagang ang makikinabang dyan, ang magiging
or magiging pabor yan sa kampo naman ni Atty. Lena Robredo. Yun lang, talaga, nagalit. Okay? So, pag nagalit pala ang isang leader, ay babanatan ang ibang leader. Hindi ba't ang leader dapat hindi masyado nagpapakita ng galit sa publiko? Dahil hindi talaga magandang kaugalian yan ng isang leader. Bilang isang leader, kayo po ay public servant na matatawag. At natural lamang na may babanat. Sabi nga natin si Digong, ano ho, sabi niya, wala daw problema na siya rin ay i-criticize ng mga katulad nga ni Maharlika at ni Sasot. Okay lang daw sa kanya kung there is the need daw to criticize or banatan nga si Digong, gawin daw nila. Binigyan ng permiso na banatan ni Nasasot at Maharlika si Digong kung sakaling dapat siyang banatan. Pero ngayon, na wala naman tayo nakikita pambibira or pambabanat ng kung sino man kay Sara Duterte. So, bakit umaalma ngayon at si Digong? You see, hindi talaga consistent ang mga sinasabi na itong mga Duterte na ito. Pinaglalaruan po nila ang taong bayan. Kaya kung ikaw ay naniniwala pa rin sa mga Duterte, ikaw ang kawawa.